Hello, Katrade. Kumusta ka dyan? Nandito tayo sa Bangkok, Thailand sa Sentara Hotel. So dito sa video na ito, meron akong ituturo sa inyo na solid na forex trading strategy. So magandang strategy ito, combination ito ng market sentiment strategy or market sentiment analysis, combination ng support at resistance indicator or support and resistance strategy, at ATR, average true range indicator or average true range strategy. So combination ito ng tatlong strategy at ituturo ko sa inyo dahil maganda yung result, effective. Katulad ng trade ko kahapon, ayan sa USD CAD, nag-sell tayo sa USD CAD at nag-profit tayo ng 29 US dollar. Ito yung chart ng USD CAD kahapon. So dito tayo nag-sell sa USD CAD kahapon, dito banda. So nag-sell tayo sa USD CAD kahapon sa price na 13788. So hanapin natin yung price na yon. 13788. So dito mismo, eksakto mismo dito. Ayan, dito sa, lakihin natin yung line na to para mas makita ninyo. Sharp entry ito ka-trade kasi tingnan mo, nag-sell tayo dito. Dito tayo nag-sell. Dito tayo nag-sell. At makita natin, diretso bagsak. Pagkatapos natin mag-sell, diretso bagsak. Take profit. So, ituturo ko sa inyo yung strategy na to kung paano ko ito ginawa, paano ko nahanap yung trade na ito, paano ko nahanap yung entry na yan. Kasi, sa tingin ko talaga, effective talaga, solid talaga yung strategy na yan. At napakadali lang. Libre yung mga indicator na gagamitin natin dito. Ilagay ko lahat ng link sa baba sa video description para ma-download niyo ng libre. Okay, so ang unang gagawin natin para makahanap tayo ng trade na ganito or entry na ganito ay tingnan natin ang market sentiment. Ano ba yung market sentiment? Forex market sentiment is the measurement of how many trades or trader have a particular view of a country's currency. So, ibig sabihin nito, example, Euro-USD. Ilang trader yung nagbabuy sa Euro-USD at ilang trader naman yung nakasell sa Euro-USD. So, paano natin malalaman yun? Saan natin makikita yung data? Kung ilang percent na trader yung nag-buy, ilang percent na trader yung nag-sell. So, punta lang kayo sa fxblue.com. Pagpunta nyo dito sa fxblue.com, punta kayo dito sa market data. Tapos, punta kayo sa trader sentiment. Live trader sentiment based on open position of fxblue user. So, itong fxblue kasi parang may fxbook. Nandito yung record ng mga trader. So, makita natin dito kung ilang mga trader sa MyFXbook yung nakasell or ilang trader yung nakabuy. So, open natin. So, dito makita natin yung mga currency pair. Yan, EUD CAD hanggang dito sa gold, sa XEU-USD or gold. So, makita natin sa gold, 28.1% lang yung nakabuy. At makita rin natin dito, 71.9% yung nakasell. So, yun yung titingnan natin. Kung anong ginagawa ng mga trader? Nakabuy ba sila sa currency na yan or nakasell? So katulad nito, yung gold, mas marami yung nakasell, 71%. So pwede tayong sumabay sa pagsisell. Pero bago yon, i-combine mo natin, tingnan mo natin yung chart, kung maganda ba mag-sell sa gold. So mamaya, papaliwanag ko sa inyo itong market sentiment. So ang nangyari kahapon, dito sa AUD CAD, USD CAD, yan, nakasell tayo sa USD CAD, ito yung USD CAD, ang daming sellers kahapon, 80% yung kulay red or yung sellers dito sa USD CAD kahapon. Ayan, so chineko dito sa chart, so malapit tayo sa support and resistance level kahapon. Pero hindi ko na ito ipapaliwanag kasi tapos na yan. Magpapaliwanag tayo ng bagong entry or bagong trade. So, yun. Una, titingin kayo dito sa market sentiment. Kung mamili kayo kung anong currency yung maraming nagbabuy or maraming nagsisell. Katulad nito, AUDNCD, may trade din tayo dyan. AUDNCD, yan, may trade tayo sa AUDNCD, nakabuy tayo. Kasi ang AUDNCD, makita natin, 86% yung mga traders na nagbabuy sa AUDNCD. Okay, so try natin itong gold. Ito, nag-trade na ako kanina. Pero review natin. Gold, so sell yung analysis dito. Market sentiment analysis, sell yung gold. So punta tayo sa chart, sa gold. So, gagamit kayo dito ng support and resistance indicator. Ano ba yung support and resistance indicator? Ayan, punta tayo sa daily time frame para makita niyo. Ito yung mga support and resistance indicator, yung mga line na yan. So, support and resistance level yan. So, makita niyo naman ito.
Example, ito. Yan, naging support. Yan. Naging resistance din. Ibig sabihin, yung mga linyang yan, importanteng level yan. K-level yan ang support at resistance. Kasi yung support level, pwede rin kasing maging resistance level. So, katulad ng level na to, ito. Yan, K-level yan, yan. Yan banda, yung level yan, yung line na yan. Makita natin yung mga price yan, nagtatouch, tapos mga bagsak. Kaya importante yung indicator na ito. At madadownload nyo ito ng libre. Ilagay ko yung link sa baba sa video description. Yan, libre lahat para sa inyo. So, yun yung pangalawang indicator natin. Pangatlong indicator natin, hour 1, yan, hindi pa tayo sa hour 1. Itong ATR indicator, ito. Ang ibig sabihin ng ATR, or average true range, makikita natin kung ilang pips ang ginagalaw ng isang currency pair or yung gold example, kahapon, ngayon, at last 30 day. So, makita natin dito. Ito. Range today, 2,383 points ang ginalaw ng gold. So, ito yung separator, daily separator. So, yun yung, ito yung galaw ng gold ngayong araw ito. So, kung susukatin natin yan, yan, tumaas yung gold ngayong araw na yan, 2,200 mahigit. 2,383. So, makita natin yung ginalaw ng gold ngayong araw. Tapos, kahapon, gumalaw siya ng 2,433. So, 2,433 naman kahapon. Kung sukatin natin, ito naman yung kahapon, itong dilaw na to. So, bumagsak naman siya ng, ayan, 2,433, mga ganyan. 30-day range, sa loob ng 30-day, yung average na ginagalaw ng gold ay 2,677. So, ibig sabihin, ang daily na average na tinataas or binababa or galaw ng gold, parang maximum niyang galaw, average, ay nasa 2,677 points or 267 pips. Mga ganun lang yung average na araw-araw na ginagalaw. So, anong ibig sabihin nun? Today, ang gold ay tumaas na, gumalaw na ng 2,383. So, kunti na lang. Nasa 300 points na lang yung kulang, 2,677 na. So, ibig sabihin, malaki na yung ginalaw ng gold. Mataas na yung ginalaw ng gold. Ayan, tumaas na siya hanggang dito. So, kunti na lang, abot na niya na yung average daily range last 30 days. So, itong 30 day, yun yung record every day. So, pwedeng bumagsak na yung gold. Di ba? So, pwede nang mag-sell dyan kasi masyado nang naabot niya na yung 30-day range. So, balikan natin sa market sentiment, mas marami yung seller ng gold. Ayan, so, dumami nga ng konti yung buyer. Mas maganda dito, mga 75-80% seller. Okay? So, pabor sa sell yung market sentiment ng gold. So, ngayon, nakita natin sa range, dito sa ATR indicator, na yung gold ay malaki na yung tinaas, so pwede na siyang bumaba. So, i-combine natin yon. Tingnan natin para may idea to. I-combine natin yung tatlo. So, check yung ATR natin. Pwede tayong mag-sell. Ngayon, i-combine naman natin sa support and resistance indicator natin. So, burahin muna natin yung mga nakasulat. Support and resistance indicator natin. Hanap tayo ng support and resistance level. Ayan, yung mga nakaguhit na kulay gray. So, makita natin, wala tayong makitang level. So, hindi solid yung support and resistance level dito banda. Hour 4, check natin sa hour 4. Kasi, kung titingnan kasi natin, yung support and resistance level, ayan, ito, itong line na to. So, pwede pa siyang tumaas dyan, pero malayo na yan. Ayan. So, mas maganda na eksaktong-eksakto talaga na example, eksaktong dyan kayo mag-sell. Pero, kung gusto nyo nang i-trade, katulad nitong gold, trinade ko na, kasi pasok naman siya sa ATR, so pwede na rin. Pwede yung dalawa lang i-combine. Pero mas maganda kung yung tatlo, tugma. Okay? O kaya, pwede rin market sentiment tapos support and resistance. Parang yung support at resistance indicator, saka itong ATR ay pang-confirm lang, confirmation, dito sa market sentiment. So, yun yung example natin, unang example natin na nag-sell tayo sa gold. Ayan. So, nag-sell tayo, naglagay tayo ng pending orders. Ibang strategy naman yan, yung mga pending orders na yan. So, tinetest ko pa yung strategy na yan. So, hanap tayo ng ibang trade. Ayan. Para maipaliwanag ko sa inyo yung strategy nito. Kasi, itong gold kahapon, nag-win din sana ako dito kasi buy ito kahapon. Kagabi, mga 80%. Ito, dito banda, ito, ipaliwanag ito para mas maintindihan nyo to. Yung gold kahapon, mga hapon yun, mga gabi, alas 7, ganyan. Nasa mga 80%, malapit na mag 90% yung buy sa gold.
At kahapon nandito yung price ng gold. Oh. Lipat natin sa hour 4. Day 1. Nandito yung price ng gold. Tingnan nyo. Ito yung price ng gold kahapon. Nandito sa support and resistance level. Ito yung level na yun. Oh. Kaya, pasok na pasok, yung market sentiment ay buy, tapos nasa support and resistance level. Kaya makita natin talagang kahapon, pagdating dito, pag-touch, 3,000 points or 300 pips, diretso pataas, walang balik-balik. Pero hindi ko na-trade yan kasi may trades ako sa USD CAD na nag-profit. Kaya dalawang trades sa nakagabi na profit dahil lang nakita natin sa market sentiment strategy. Kaya effective talaga, kaya tinuturo ko ito sa inyo. Ngayon, check tayo ng iba. Ibang example. Hanap tayo dito. Makita natin dito, ano ba? GBP CAD, 78% GBP CAD. So, check natin ang GBP CAD. Yan, GBP CAD hour 1, 70% market sentiment, GBP CAD ay buy. So, check natin dito sa indicator natin kung buy ba sa GBP CAD. Unahin natin itong ATR. So, range today, 78 pips. Tanggalin natin yung dulo. Pero yung range yesterday ay 318 pips. Malaki yung galaw ng GBP CAD kahapon. Makita nyo naman natin dito. Bagsak talaga. Pero yung 30-day range niya ay 222. So, kung basihan natin yung today, malayo pa. Halos na sa kalahati pa. Sobra pa sa kalahati yung range ng GBP CAD yung ATR. So, ibig sabihin, hindi tugma yung ATR indicator natin. So, sabi ko naman sa inyo, kahit alin yung gamitin yung pang-confirm, itong ATR o itong support and resistance level. So, buy tayo ha. Buy tayo sa GBP CAD, buy. So, dahil hindi tugma sa ATR, check natin dito sa support and resistance level natin. So, napansin nyo, makita natin yung support. Tanggalin mo natin itong trade natin. Ha. Yung support and resistance level natin, ayan, tingnan nyo yung presyo. Nandito mismo sa support. Lipat natin sa hour 4. Nandito yung price ng ano ngayon? Nandito yung price ng GBP CAD. So, nasa baba na siya. Nasa magandang support level siya. Isipin nyo. Hour 4 support level yan. Kung i-check natin sa day 1, tingnan natin sa day 1. Ayan. Support level din yan sa day 1. Makita nyo yung price. So, dito sa hour 4 talaga. Kitang-kita talaga. Tsaka dito sa hour 1. So, ibig sabihin, napakagandang trade to. Magandang entry to. Bakit? Yung buyer ng GBP CAD, 78% naka-buy sila. So marami tayong kasamang buyer na tutulak ng presyo pataas. At nasa magandang level na buy ito, nasa magandang support level. Murang-mura ang presyo ng GBP CAD nandito. So kapag nag-buy tayo dyan, ayan, ang laki ng take profit na target mo. Pwede kang mag-target ng, yun, pwede mong basihan yung ATR. 300 pips average per day. At 222. Sabi natin 200 pips yung daily range. So, pwede kang mag-target dyan ng 200 pips take profit. Target ka ng 200 pips take profit. So, saan banda yon? Dito banda, dyan banda. Tapos, stop loss ka ng mga, ikaw dito banda, ikaw, depende kung ano yung risk management mo. So, napakagandang entry ito. Magti-trade ako dito sa GBP CAD. So, ayan, tinuro ko sa inyo para makita nyo kasi effective talaga yung strategy nito kasi meron tayong binabasihan. Binabasihan natin yung activity ng mga trader, saan sila nagbabay, saan sila nagsisell. Tapos nakikita talaga natin kung bakit nagbabay or bakit nagsisell sila sa price na yan, sa price level na yan. Ayan. So, itry nyo muna sa demo account itong strategy na ito, tapos i-apply nyo sa live account niyo. So, yun lang ka-trade. Sana nagustuhan nyo itong video nito. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye.